Maghahain ang motion for reconsideration ng Malacañang para iapela ang pagdeklara ng Korte Supremang labag sa saligang batas ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Ang Commission on Audit naman kinwestiyon ang mahigit 3 bilyong pisong pondong natipid ng Korte Suprema kahit pa may mga obligasyon silang hindi pa umano nababayaran. Balitang hatid ni Teresa Andrada. Di po ba sa ating mga tahanan, palaging magandang bagay ang magkaroon ng savings? Halimbawa, kapag naka-menos gastos sa biniling karne, may ekstrang pera para makabili ng pangrekado. Sa simpleng paraan, pilit na ipiniliwanag ng Pangulo sa taong bayan kung para saan ang kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP. Dito ang pondo raw na nakatenga sa ibang ahensya ililipat sa ibang nangangailangan. Kung hindi raw ito gagawin, aabuti ng siyam-siyam ang mga proyekto. May proseso pa ng bidding at procurement na aabuti naman ng di bababa sa 4 at baka tumagal hanggang 6 na buwan. Bago po ito matapos, anong petsa na? Kabilang daw sa mga nakinabang sa DAP ang pagpapatayo ng mga school buildings ng DepEd at ang paglalagay ng kuryente sa malalayong lugar. Pero maya-maya pa, ang talumpating para raw sa kanyang mga boss, ginamit din para questionin ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP. Nakasaad-an niya sa Administrative Code of 1987 na pwedeng gamitin ang savings para sa isang programa o ng isang ahensya ng ibang kulang sa pondo kung aprobado ito ng Pangulo. Kaya paniwala ng palasyo, hindi labag sa batas ang DAP. Sabi pa ng Pangulo, sa ilalim ng Operative Fact Doctrine, hindi na pwedeng bawiin ang mga proyektong nakinabang sa DAP kahit pa idineklara na itong unconstitutional. Hindi naman tamang baklasin ang mga tuloy na naipatayo na o kaya naman ay tibagin ang mga tahanang naipagkaloob na sa mga pamilya na informal sectors. Sa ilalim din daw ng doktrina, walang pananagutan na nagpatupad ng kautusan kung ginawa ito in good faith. Pero sa desisyon ng mga maestrado, ipinagpapalagay kaagad nilang walang good faith. At kailangan pa raw naming itong patunayan sa isa o sa mga paglilitis. Nasaan po kaya rito ang prinsipyong innocent until proven guilty? Iaapela raw ng palasyo ang desisyon ng Korte Suprema sa pamamagitan ng paghahain ng motion for reconsideration. Tila pahaging din ang pagkumpara ng Pangulo sa DAP at sa PDAF o pork barrel ng mga mambabatas. Excuse me, ibang ang DAP sa PDAF. Sa PDAF, may ilang nagdala ng pondo ng gobyerno sa mga peking NGO at di umano'y pinaghati-hatian ng ilang mapang-abuso. Sa DAP, malinaw na hindi ninakaw ang pondo ng gobyerno. Sinikap itong gastusin para maiparating ang benepisyo sa Pilipino. Hindi sakana o bukas makalawa, now na. Ipinaalala rin ng Pangulo na pantay-pantay ang palasyo bilang ehekutibo at iba pang sangay ng gobyerno tulad ng lehislatibo o kongreso at lehislatura o mga korte. Ayaw nating umabot pa sa puntong nagbabanggaan ang dalawang magkapantay na sangay ng gobyerno. Kung saan kailangan pang mamagitan ng ikatlong sangay ng gobyerno. Mahirap pong maintindihan ang desisyon ninyo. Mayroon din kasi kayong ginawa dati na sinubukan ninyong gawing ulit at may nagsasabi pang mas matindi ito base sa desisyong inilabas ninyo kamakailan lang. Hindi malinaw kung ano ang tinutukoy ng Pangulo, pero ang Commission on Audit kinwestiyon na ang paggasto sa 3.9 billion pesos na savings din o pondong natipid ng Korte Suprema noong taong 2012. Bakit daw may ganito kalaking halagang savings ang Korte Suprema, gayong may mga obligasyon pa itong hindi nababayaran? Sabi pa ng COA, hindi pinapayagan ng batas ang paggamit naman ng 2013 budget ng Korte para sa mga hindi pa nabayarang obligasyon. Sa sagot na isinumite ng Korte Suprema sa COA, sinabi nitong hindi ito ang unang beses na gumawa ito ng sariling diskarte sa budget. Wala namang opisyal na tugon ng korte pero sabi ni Associate Justice Marvick Leonin, lahat ng desisyon ng Korte Suprema ay pinapublish para mabasa at maunawaan ng lahat. Isa ang DAP sa mga may init na issue ng magpa-survey ang Pulse Asia kung saan bumaba sa 56% ang approval rating ng Pangulo. Bumaba rin sa 53% ang kanyang trust rating. Ang kanyang satisfaction rating bumaba rin ayon naman sa survey ng social weather stations. Pero sabi ng palasyo, marami pa rin daw ang may kumpiyansa sa Pangulo. Teresa Andrada, GMA News.